Okay, Ikebosa page 9. Ikebosa on isang copy and paste. From the church, from the lesson of person of peace na ibinigay sa inyo noon pa para magduro kayo sa church, person of peace. So kinopi ko, pinaste ko dito. Bago magduro ng person of peace, magkakaroon ng follow-up of the life testimony. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano gagawin. Para lahat gumawa. Kung adjustment. So dito po sa page 9, nakasulat dyan, follow-up of the life testimony. Sa inyong materials na gagamitin nyo para magduro ng person of peace, nandito na ito. So sumunod na lang sa nakasulat dito. Ganito po ang gagawin. Number 1, form groups. Ito ang gagawin sa church nyo. Pag nandyan tayo sa church, number 1, form groups. Have the members form groups, 3 or 4. Kaya na pinagawa natin dito. Number 2, the leader shares. Lalo maganda, yung key lay leader. Yung key lay leader, siyang tatayo, siyang mag-share, kung paano siya mag-share ng kanyang life testimony. In 2 minutes, 2 minutes lang. Lahat na follow na ito, matatapos natin in 15 minutes. So, ito ay talagang kasha sa worship service. Ganito yung schedule. Sa inyong worship service, 30 minutes, praise and worship. 15 minutes, follow-up. 45 minutes for the new lesson. 1.5 hours, tapos na kayo. Kasha. Kasha. Yo. So, itong follow-up, mga 15 minutes, kailangan para gawin. Pero kung sa lesson, kung marami kayong dagdag, it can be hours and hours and hours. Pero yung ibinigay sa inyo, kasha sa 45 minutes. Yun din ang ginagamit namin sa local church. Okay? So, number 1, form groups. Number 2, the leader shares. Ginagagawin niyo sa church. Number 3, share in the small groups. So, lahat sa small group, mag-share sila. Ano ang maganda nangyari nung nag-share sila ng life testimony? Maganda po yan. Kasi karaniwan, sa isang small group, 4 na tao, karaniwan, isa lang ang gumawa. 3 tagapakinig, isang tagagawa. Ngunit, pag may isang tagagawa, malakas ang litinig. Siya ang nagbibigay ng halimbawa. Siya ang nakakatulag sa iba. Kaya yung kapwa member, yung katabi niya, bibigyan natin siya ng pagkakataon para mag-share. Siya ang ating napagagandang halimbawa. So mahalagang mahalaga po yung sharing in the groups. Para una sa lahat, makita nila may gumagawa. Pangalawa, may natututunan. Magaling po. So yun po number 3, share in small groups. Tapos number 4, reports. So mag-share sila ng small groups, tapos sasabihin mo, okay, sino po ba ang pwede mag-report sa ating lahat? Ano ang naging magandang resulta ng inyong pag-share ng life testimony? And just 1 or 2 reports of 1 minute each. Kailangan sabihin, mga kapatid, 1 minute lang, ha? Kasi kung hindi sasabihin, magkwento sila for 15 or 20 minutes. Sira ang schedule. Sabihin, okay, sino ang pwede magkwento sa atin for 1 minute? Anong naging magandang resulta? Kung ganoon, kung sakali sa grupo ng 4, purong tagapakinig, walang gumawa. Pero pag tatanungin ang buong church, sino ang pwede mag-report, bako po yung pinakamagaling na reports, at siya, bawat miyembro, magkikinig sila sa gumawa. So, yung magandang halimbawa, ipapabitaw natin. Iha-highlight natin. So, yung po number 4, reports. Hindi tayo magtatagal para matapos. It's gotta be fast-paced. Keep it moving. Pwede magtagal. It will get boring. Keep it moving. Fast-paced. Number 5, learning from one another. Masahin mo po. Give the opportunity for anyone to share something helpful they have learned about sharing their testimony. Hear 1 or 2 good reports. So meron mga natututunan. Share sila. 1 or 2 lang. Malaking chance, marami pang iba. Pero sasabihin natin, ay sige, marami pang iba, pero hanggang dito lang muna tayo. Fast pace. Tapos, number 6. Count! Count! So ang gagawin, sasabihin, okay, mga kapatid, sino-sino ang nag-share ng inyong life testimony itong linggo na kalipas? Pakitaas ang kamay. Pagtataas sila ng kamay, bibilangin
ibilangin. Doon malalaman mo kumusta ang resulta. Kailangan malaman. Baka walang nagsagawa, di mo alam. So kailangan. Madaling malaman. It's easy. Taas ang kamay. Bilang. Huwag patayuin. So yung hindi tatayo, mahiya. So bawas hiya. Wala tayong sadya para pahiyain. Pero meron tayong malakas na sadya to stimulate one another to loving good deeds. Tulakan natin sila. Gusto natin mangyari. At gusto natin malaman. So, unit number 6, just count. Count. Lahat ng gumawa, alam niyo ang sasabihin. Ano ang sasabihin? Magaling! Magaling! Yung hindi nagsagawa, hamon. Okay, mga kapatid, pwede pa. Bawi na. Habol na. So, hindi natin sila papabayaan. Magbibigay tayo ng common response sa kanila. Okay, number 7. Practice the testimony. So previous week, ginuruan sila mag-life testimony. The next week, mag-practice din sila para buhay na buhay. Take the 2 minutes lang. Para sariwa, lagi yung life testimony. And then number 8 is an updated count of prayer, care, share. So ito po ay yung third duro sa church, person of peace. The previous week, week 2, was life testimony. Tanungin sila, ilan ang nag-share ng kanilang life testimony. Pero, balikan din yung unang itinuro. Prayer, care, share. Sasabihin, meron kayong record. Sasabihin, okay mga kapatid, nung nakaraang isang linggo, 8 sa atin ay kumuha ng prayer, care, share. Ngayong week na ito, ilan na tayo? Pakitaas ang tamay. Yun! 15 na! So, asahan po. Meron improvement. Asahan natin. Siyempre, papalangin natin ito na mabuti. Lahat ng ginagawa natin. For improvement. Pag may improvement, bunga! Yan ang bunga. Okay. So, yun po ang guide kung paano natin gagawin. Okay. Ngayon, gagawin po natin i-demo ko. I-demo ko. Yung follow-up sa church. Okay, mga kapatid. Noong isang linggo, nag-aral tayo yung po sa life testimony. Naghanda tayo, nagsulat, nag-practice, at ang ating assignment ay ibabahagi natin sa at least isang tao. At least isang. Ganito po ang tanong. Sino-sino sa inyo ay nag-share na kayo ng inyong life testimony itong linggo na kalipas sa kahit isang tao? Pwede ba pakitaas ang kamay? Ibilangin ko po. Ibilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima! Magaling! Magaling! Maraming salamat! Mabuti at ginawa niyo! Napakaganda! Yung bagong buhay, yung life testimony, ipinahagin niyo sa iba. Malaki ang ating pag-asa na nabunga ng malaki sa buhay ng binahaginan. Natutuwa ako, natutuwa ang Diyos sa ginawa ng inyong lima. Very, very good. Kayo mga iba na hindi pa nag-share, pwede pa eh. Pwede pa. Yung ating pinag-aralan noong isang linggo, pwede pa mag-share sa taong binanggit nyo. Kaya sana, this week, ang inyong life testimony, i-share natin sa taong na yan. 2 minutes lang, ha? 2 minutes. Yung pre-nantos natin kanina, yun na lang, i-share sa dalawang tao. Pwede ba? Yun, sige, mabuti, maganda. Para tayong lahat, magbabahagi ng ating life testimony. Okay. So, yung lima, sulat ko. Sulat ko sa monitoring guide. Lima. Ang presyento ay mga 20%. Yun, my record now. Okay.
Hang in number seven, practice the testimony. Hang in siya mo pa practice ng testimony. Di natin gagawin. Skip na lang para mabilis. Pero sa church gagawin. Hang sa devil, di natin gagawin. Dadako tayo sa number eight. Yung prayer care share. Okay. Hey, mga kapatid, nung isang linggo, nag-report kayo kung nagsimula kayo sa prayer care share. Kung nagawa na ninyo sa tao na tinanong. Kahit nag-pray, o kahit nag-care, gawa na isang act of kindness, o kung nag-share sa kanila, kahit ano dyan, anumang bagay sa prayer care share, nung isang linggo, nag-report kayo. Meron ilan gumawa. Pabuti. Pero yung linggo na katipas, second chance na. So sana, marami pa ang gumawa ng prayer care share. Pwede po ba? Kung gumawa kayo ng prayer care share, simula itinuro, 2 weeks ago, 1 week ago, or this week, lahat ng panahon na yan. Kung nagawa ninyo yung prayer care share, pwede po ba? Itaas ang kamay, bibilangin natin. Wow! Dami na! Dami! Sa? Lahat! Wow! Maganda. Salamat sa ginawa ng Diyos sa inyo. Very, very good. Okay. Okay? Salamat. Ang gagawin natin ngayon, T for TA, practice. Practice. Okay, ang gagawin po natin, every 2 rows, isang church yan. So yung next 2 rows, kung pwede kayong kumarap sa dingding, church na kayo. Okay? Kumarap sa dingding. Yung next 2 rows. Pwede po ba? Kumarap sa dingding sa kaliwa niyo. The next 2 rows, kumarap sa gitna. Kumarap sa gitna. Church na kayo. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. 3 rows pala. Okay, dito po, sa right side ninyo, first 3 rows. Pwede bang kumarap sa dingding? Church na kayo. The next 2 rows, kumarap kayo sa kaliwa. Kumarap kayo sa gitna. Kumarap kayo sa gitna. Church na kayo. The next 2 rows, kumarap kayo sa dingding sa kanan nyo. Church na kayo. Tapos lahat ng mga iba, kumarap sa gitna. Church din kayo. Si Pastor Rocky, Pastor Anthony, grupo na kayo. Same church na kayo. Okay. So, may church na kayo. Kayo din, church din kayo. Mag-practice din kayo. Kanina demo, ngayon practice. Ngayon lahat ay magpa-practice. Okay. Para mag-practice, ang kailangan nyo, isang pastor. Meron isa sa inyo, magiging pastor. Item number 8. Alamin. So, tanungin sila. Ilan sila ang nagsagawa? Itataas ang kamay. Yung mga gumawa, encouragement. Yung mga hindi gumawa, exhortation. For number 6, and then number 8. Okay po ba? Okay, ready? Okay, so, dandan natin. The more you inspect, the more you can expect. The more you inspect, the more you can expect. So, gagawin po natin. Okay, ngayon, ibibigay po sa inyo yung self-monitoring guide. Mukhang nawala sa inyo. Mukhang nawala. Ibinigay sa inyo nung una. Mukhang nawala. Okay, nawala talaga. Okay, nawala talaga. Huwag kayong mag-alala. Archie, ibibigay niya. Self-monitoring guide. One per church. So, ibibigay sa inyo yung self-monitoring guide. Kailangan mo para in one glance, alam niyo lahat na nangyayari. Ilan na nagsagawa? Anong schedule nyo? Anong natapos? Nandiyan lahat. Beatable pa. Beatable. One page, front and back. That's all. Lahat na team for team nyo. Nandiyan na. One page, front and back. Okay. Tapos, tanggapin ninyo yung self-monitoring guide. Tapos, linking ko po, pakidalhin every team for team meeting. Pakidalhin.
makakatulong sa inyo dahil gumagawa kayo ng scheduling. Pag gumagawa kayo ng scheduling, itidiretso dyan. Tapos, bawat T for T, mag-report kayo sa feedback form. Yung isusulat nyo sa feedback form, lahat ay nandyan sa inyong self-monitoring guide. Copy na lang, para alam namin, para mag-adjust kami kung kailangan. Yun, kagaya kanina, adjustment. Bakit sa feedback nyo last week. Yun. Okay. So, binigay na. Gagawin po natin ngayon, paki-fill up ang inyong feedback form. So, dyan sa last page, page 10 and 11, pipilasin, paki-fill up, one per church, bibigyan kayo ng 8 minutes. 8 minutes, medyo mahaba na. Okay, yung materials nyo, sa ilan sandali, mag-discuss tayo. Pagkatapos ang last topic natin, na sandali lang yan, get your materials, one per church, you know your requirements, naghanap na kayo ng tubang naligaw. So yung materials ay tubo sa tubang naligaw. So naghanap na kayo, Pastor and KD Leader, submit your feedback form, masunurin kayo last week, nandiyan yung pangalan ng church, salamat po, ganun pa rin, and return your name tag. Pag ganoon, kayo ay bibigyan ng inyong materials sa isang sabi. Okay. Naghahanap ang mga tao ng pagpapatawad. Ang karamihan ng tao ay nabibigatan. Kung tatanungin sila kung pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, kanina may sinabi niya, oo, dahil mabuting tao ako. Meron ilang ganyan, meron din. Pero ang karamihan, kapag itinatanong ko sa kanila, ang sagot ay, di ata? Hindi siguro? Di ko sigurado? At nagigilty sila. Alam nila. Nagkasala sila. Alam nila. Naramdaman nila. At naghahanap sila ng paraan para makabawi. Para ayusin. Para patawarin. Nagbibigay sa mga pulubi para makabawi. Nagpapenitensya para makabawi. Nagsisimba at iba pa. Sinusubukan nila ang iba't-ibang paraan, nabibigaw pa rin. Lahat na yan ay hindi nakakadutas sa kanilang malaking problema. Dahil sa ganun, takot sa kamatayan. Halos lahat ng tao takot sa kamatayan dahil maharapin nila ang kanilang kasalanan. Mabuti na lang, nasa atin ang solution. Nasa atin ang solution. Meron tayong mensahe na papatawarin sila pag sila ay sumasampla kayo ng Jesus. Pag ipabahagi natin sa kanila ang ganda, ang gaan sa kanila, napakagandang bagay sa kanila. May problema talaga sila. May solution nga tayo. Pag ipabahagi natin ito sa kanila, pinakamagandang karanasan sa buhay nila. Yun po ang ating pwede gawin. Dalhin natin ito sa kanila at ipabahagi natin ito sa kanila. Pag ganoon, talagang magpapasalamat sila sa ating tuloy-tuloy at lalapit sila kay Lord at makakaranas sila ng solution sa malaking problema nila ng kanilang kasalanan. Maganda ang ipinakatiwala ni Lord sa atin. Gagamitin natin ang mabuti para may bahagi sa kanila. Meron tayong magandang mensahe. Meron tayong mensahe ng kapatawaran dahil sa krus ni Jesus. Dahil sa cross, meron tayong kapatawaran. Kaya we thank the Lord dahil sa kanyang ginawa. We thank you. We say thank you, Lord, for the cross. Thank you, Lord. Kami ay pinatawad. At yan ang ibabahagi namin.